kalaban natin dito sa artista bazaar? Ay, syempre pagtitinda. Oo, hindi kasi ano talaga, nakagawian na for the past how many Christmases na nagbabazaar talaga. Nagpa-participate talaga ako sa bazaar. Kasama ko syempre one of my best friends si Ara. Lagi kami magkatabi. So, yun, ngayon lang it's much different kasi syempre we have this limited yung tao, walang mga bata. So, yun yung ano no, medyo kakaiba sa malls ngayon. Kumusta po ang benta? So far wala pa. Wala pa kasi it's Friday tapos nasa work pa yung mga parents, but we'll see in a bit after office hours siguro. Fulfillment para sa sarili mo pag nagsumasali ka sa mga bazaar? You know, kasi I believe in entrepreneurship. Yung being an entrepreneur does not only give you additional income, pero ano siya may gumugulong, di ba? So, may natutulungan ka, may mga suppliers kang natutulungan. Ako rin yung household ko natutulungan ko kasi yung kasama ko, she's our chef. Actually, chef siya. Pero kapag ganitong may bazaars, she gets additional income also. Plus, may fulfillment nga na parang, di ba, you get to sell your products. Tapos, meron din akong mga partners na mga kaibigan ko. So, nagkakatulungan kami. Sa trabaho naman po sa showbiz, ano po ang pinagkakabalahan po natin ngayon? Well, before the pandemic kasi, I was very busy with singing engagements. Umiikot ako sa maraming, basta nag-show ako. And then I was supposed to finish A Soldier's Heart. Pero hindi na nga inabutan na ako bali ng pandemic. So nakapag-taping pa ako. I was supposed to do 2 movies. Ang dami ko dapat naka-line up gawin. But the worldwide pandemic happened. So ngayon, tumatanggap lang ako ng mga work na hindi nagre-require ng lock-in. Tapos meron akong mga online hostings. So mga ganun. May showbiz job pa rin pero hindi talaga yung... Hindi ko kayang mag-teleserye at the moment because I cannot sacrifice my homeschooling. Kasi hino-homeschool ko pa yung bunso ko. So hindi pwede ako nang wala sa bahay ng 2 weeks. So 2 weeks or more. So yun. Anong grade na po yung mga kids? My daughter na tapos ko ng i-homeschool is a freshman. Yung daughter ko, freshman na siya in college. Tapos ko na siyang i-homeschool. Tapos yung hino-homeschool ko ngayon, 8th grade. Mm-hmm. Ano mo feeling na meron ka ng college anak? Alam mo, parang wala naman. Sabi, well, syempre, nare-remind ako ng edad ko. But, syempre, parang, alam mo yung parang nakagraduate ka sa isang, sa isang level ng buhay mo. Tapos, she's also, parang part na rin ng showbiz. Kumakanta kasi siya eh. So, parang naaalala ko yung kabataan ko kasi I was also doing showbiz and college at the same time back then. Pinipigil na mo ba o push lang din? Hindi, pinigilan namin for many years. But when she turned 18 and she got an offer from Viva and Black Sheep Records Manila, siya yung pinag-decide namin. And we told her na kapag pinasok mo yan, you really need to be good at it and to be professional. Yun. So, binigyan namin siya ng challenge. Wala na kami magagawa kasi adult na siya. Nag-decide na siya on her own. Tingin mo magiging stage mom ka? No. No. Supportive lang kami ni Gerard. We go to her mga appointments because wala pa naman siyang first year dito sa ginagawa niyang to. So we want to assure her na we're always gonna be there for her. Pero hindi kami nakikialam sa contracts or sa we give our advice sa kanya pero hindi, we do not meddle doon sa management. Oo, alam namin yung feeling eh, 'di ba, ng maging artista, maging performer. Miss Jen, marami ang kasama natin sa showbiz ang medyo na-affected ng finances. Yeah, of course. Kasi maraming trabaho yun na nasagasaan. Kayo po, kamusta? I cannot deny the fact na apektado kami kasi pareho kami artista ni Gerard. Yes. But the Lord has been so faithful. I cannot complain. Napakabait ng Panginoon. Talaga na-sustain niya kami dito sa past 9 months, 10 months na nga. And, he's our only provider anyway. Kahit pa kami yung binigyan niya ng ability to produce wealth, sa kanya lang kami nagtatrust eh. So, prayers talaga. We have to really trust the entire process that we're going through.
and trust in his sovereignty. Wala eh. Talagang kung aangal tayo or i-resist natin or malulungkot tayo, hindi tayo makaka-rise above it. So yun, by faith. Paano po natin? After 10 months ng lockdown, kung po nasayang sa pandemic na lockdown, paano mo po i-celebrate ang holiday ngayon? As usual, we will celebrate it with family and kami lang. Siyempre wala yung extended fam. We will celebrate it in the same manner as the previous Christmases kasi the reason naman that we celebrate Christmas is to remember the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. So, walang reason para hindi mag-celebrate. Siguro ngayon lang na-learn lalo ng mga bata na mag-stick to the essentials, na hindi naman pala kailangan ng maraming excesses. And yun, it's a good thing na experience namin as a family. Ano naman po i-look forward mo sa 2021? You know, I'm very optimistic because I know that hindi tayo papabayaan ni Lord. And yung 2020, ginulat tayo na nagkaroon ng ganitong adjustment sa buhay natin. I'm looking forward to a better 2021. But, you know, whatever happens, wag lang natin kakalimutan that the Lord is faithful. Kung hindi man maayos pa masyado yung ating financial status or yung mga trabaho natin, basta ang importante, tayo ay malusog, tayo ay sama-sama bilang pamilya. So ako, I'm looking forward to a very beautiful 2021. May pasabog pa sa 2021, Miss Jan? Pasabog? Naku. I think. sana matuloy. But as always, hindi ako, wala, it's out of our hands. Eh. So kung matutuloy, good. Kung hindi naman, di, wait lang din. Pero yun nga, siguro isa sa abangan ninyo sa akin, I will still be visible on TV. Kasi isa na lang ang hino-homeschool ko, I'll be more active in 2021. Tapos yun, siguro yung daughter ko din, she'll be more active sa music niya. So, dalawang pizarras. Ayun. Yun lang po.